What's up mga katoyo? Nandito na naman tayo sa panibagong katatawanan, kalokohan at kabaliwan. So yun nga mga toyo, nandito tayo sa ano natin, sa Ewe Vlogging Setup natin, di ba? Mga toyo, nakaka-excite. So yun nga mga toyo, first time nung planchado. Maging planchado lahat ng mga ano natin, mga anik-anik natin dito. Pero may pakasok pa tayo from McDo. May pa-burger pa tayo, pa-fries pa tayo. Actually, design lang yan. Design lang yan. Gusto lang natin hindi maging plain. By the way mga katoyo, today's video is gagawa tayo ng mga unboxing. Unboxing siya kasi wala siyang box. Hindi, share ko lang sa inyo mga katoyo. This past few days talaga no, sobrang na-excite mag-vlog. And hindi ko alam talaga ma-i-edit, hindi ko pa ma-i-upload, sobrang dami ko rin ginagawa. And sobrang saya, ay sobrang excited talaga, ay sobrang nakakatuwa. Kasi alam nyo mga katoyo, ano, hindi ko ma-imagine kasi dati sobrang walang-wala, sobrang talagang as in zero pagdating sa mga gadget, pagdating sa mga bagay-bagay na kailangan ko for editing, for vlogging, di ba? Alam yan ng mga talagang nakatutok, mga nanonood sa atin na way back before nung nag-aaral pa tayo in college, eh meron lang tayong ganyang kalit na camera. Actually, andito pa siya eh, kaso wala nang battery, nawawala. Kasi nung nag-graduate ako, bihira na ako gumawa ng video. Tapos ano, mobile na lang, ganun na lang. Hindi na masyado dun sa compact camera. Yung compact camera na yung grabe yun, dami pinagtaanan nun. And na yun nga mga katoyo. Ngayon, gagawa tayo ng mga unboxing video. Kasi nakabili tayo na bagong camera. Ayun nga, sobrang ano lang, no? Sobrang saya lang, sobrang may no-overwhelm ko talaga na ano, yun. Hindi ko talaga ma-imagine ani, na aabot ako dito na talagang ano, makakayaw ng mga ganitong bagay. Noong una talagang tinitingala ako lang to si Kano, si Pucci. Ayun nga, pero ngayon yung i-unbox natin guys, hindi na natin patatagalin. Sariling tulog, tenen. So yun nga, ito yung nabili natin, which is the Canon EOS M3. Hindi tayo ano dito, hindi tayo mala Mateo Guccelli na mag-unboxing dito, tapos mahirap lang tayo. Hindi, pero yun nga, talaga ano, itong nabili natin, ano lang siya, second hand lang siya. Hindi naman siya talaga yung ano, brand new, bagong-bago. Pwede ano, parang bago na rin siya kasi sabi nung pinagbilang ko, which is ilang beses lang niya daw ginamit to for travel vlogs. And tingin ka naman bago, pero chinek ko yung unit, okay naman siya. And wala pa akong problema kasi dalawang beses ko pala chinek. Actually, ito yung unang beses na gagamitin ko yung unit na Canon EOS M3. Hindi na akong magbabala, Canon. Hindi na akong magkatanong, Canon ba naman? Deliver niya na, dyan yung address ko ba? Charot. Then nga, the Canon EOS M3. Ito yung mga ano, ginagamit ng mga small YouTuber o yung mga ano, mga YouTuber dito nagsimula sa camera ito. Kasi yung camera ito sobrang ganda rin and sobrang affordable. Mabilis din yung autofocus niya and sobrang handy niya, hindi siya mabigat. Kasi itong Canon EOS M3 na to, hindi siya bulk na camera. Sorry. voice kasi ko. Kasi galing on labas. Galing ako sa labas. Binili ko pa itong mga ito para lang sa design. Na yun nga. Yung Canon EOS M3 kasi. Sobrang handy na ito. Makikita nyo ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Hindi siya mabigat, which is pwede talaga siya for vlogging. Para ano siya, one of the ano, suggestible camera sa pagdating sa vlogging, lalo na from travel vlogs, outside vlog, yung talaga lumalabas ka. Siyempre, lumalabas ka, maya buwat mo yun.
Eh kung ano, mabigat yung camera, mayangalay ka rin. Sa inya, compare ito sa mga Canon DSLR na mga 700 series, 600 series, 650D, 750D, yung mga series na yung mga T-Rebel yata yung tawag. I know naman pero hindi ako ano, marunong sa mga ganyang ano. Hindi ko pa masyado talagang alam. Pero base sa mga ano, pag panonood ko, kasi bago talaga bumili ng camera, talagang ano, tons of ano, reviewing camera, iba't ibang camera from any ano, other brand talaga, from Sony to Fujifilm, from Canon to Nikon, basta marami pang iba, pero yung apat na yun, yun talaga yung mga dalas na criteria for ano, judging criteria na ano, pwede mong ano, pagpilian na pwede mong gamitin for vlogging. Hindi lang din naman for vlogging, siyempre ano, sa iba't ibang klase ng paggamit ng camera, photography, yun, video, videography, ganun. Basta, more on technical yung mga ganun, hindi natin alam yun, doon na lang kayo sa ibang video. Pero bago nyo, bago ay lumipat, siyempre tausin nyo to kasi para sa inyo to eh. Naman lang neto, hindi siya kompleto eh. Nagtataka nga ako eh. Kasi tatlong beses lang siya nagamit, tapos hindi na siya kompleto. Siguro, nagta-travel doon sa bundok, nalaglag yung ibang pyesa eh. Hindi, may kidding aside mga kaibigan, pero meron tayo dito charger. Ito yung adapter pa tawag dito. Basta, ito yung sa ano, lagay ng battery. Tapos, ito yung charging cord. So, ano pa yung meron dito sa loob? Ilang piraso lang ito, makasi ilang pandami. Dito meron tayong ano, cap, lens cap, yan, lens cap. Ayan yung ano, isa sa mga pang-protect sa ano natin, sa lens natin. Kasi may ano talaga, sobrang sensitive nung lens. Bawal may scratch, bawal magkaroon ng alikabok or something babasa, ganun. Bawal. And ito, libre lang. Mukha naman di nagamit. Libre lang daw to. Ano to eh? Sa mga City Arcing, ito yung mga ano nila, yung mga 50 pesos yata to. 50 pesos, 20, 30 nga. Sa 50 pesos nung huling beses na narinig ko yung presyo nito sa kapitbahay namin, ng Ramlasi ako. Ito yung ano, USB, ano, card reader, ayun, card reader siya. Ito yung mga ano, mga ginagamit sa iba't ibang klase ng memory na ilalagay mo dito yung memory card mo para ano, mailagay mo sa computer yung mga files mo. Ito parang ano yun siya eh. Basta ganyan, tulong lang siya sa pag-transmit ng mga photos, video mo sa mga gadgets mo. And na yun na nga, meron pa. Ito. Hindi, ito importante to ha. Hindi ito pwede mo wala talaga. Lalo na kapag yung camera mo hindi mo na ginagamit. Ito yung isa sa ano, mga importante pagdating sa camera body tsaka sa camera lens. Tama ba? Ito, camera lens, body. Ito kasing mga to, yung mga cap na to na pangtakip sa mga butas-butas ng camera mo kapag kinalas-kalas mo na siya. Eh ano, sobrang importante kasi ito, hindi siya pwedeng mawala. Kasi once na mawala ito at hindi mo na ginagamit yung camera mo, gusto mo na itabi, gusto mo na iimba, hindi mo na gagamitin. You're quitting in vlogging na, dito lang. Ano? Ito yung mga kailangan mo para hindi magkaroon ng mga issue na like fungus. Yung fungus yata yan eh. Sa ano siya? Alikabok siya nakukuha. Napapasukan ng alikabok yung lente, yung film ng ano, film. Di basta papasukan yung body ng alikabok. Which is sobrang hirap magpalinis nun. Siyempre ano, yung lens na hindi basta-basta ano, dapat na arawan. Kasi alam ko, pag nung sobrang tumama yung araw sa sensor ng lente or basta sa camera, eh nababasag tapos nasisira. Yun. So, aside dun sa laman din naman ngayon, eh wala na. Meron lang din itong packet na hindi ubuksan. 7 days ko na itong pinubuksan. Hindi, wala na. Ayun lang. Ayun lang yung, yung laman ng bag. And kung nagtataka kayo, asan yung camera? Eto. Eto yung camera. Ginagamit ko siya ngayon kasi hindi ako
ano, hindi ako ngayon nagbi-video using ano, mobile. Hindi ako gumamit ngayon ng mobile para mag-video. Ito yung ginamit ko. Gusto kasi siyang makita. Lalo na yung built-in sounds niya. Pero di ko ginamit yung built-in sounds. May ginamit akong mic. Kasi itong camera nito, meron siya ano, 3.1 ba? 3.2 siya. Basta gano'n, meron siya saksaan ng mic. Kaya sobrang ganda nito compare sa mas mababang unit ng EOS Canon na mga M series, yung M3, M10, M, ayun. Yung iba doon walang camera mic. Kaya ito yung kinaganda nito, meron siyang camera mic. Ngayon papakita ko sa inyo. Teka lang. So yun na nga, ito na yung ano natin, yung camera natin na Canon EOS M3. So ayan siya. Ito siya. Yan. Ito na yung camera natin na ginagamit na, which is the Canon EOS M3. Diba sabi ko sa inyo, hindi siya malaki, hindi siya bulky na kasi laki ng ibang camera. Kasi yung ibang camera talaga before, kung wala pang mga mirrorless. Mirrorless kasi ang tawag dito, nung mga wala pang mirrorless, yung camera kapag ginawa ka mo, alas yung isang kamay mo, nakalagay na dito sa camera. Alas nakaganyan ka na. Tapos sila, kung mapapansin mo yung mga mirrorless, wala na sila yung ano, yung sinisilip dito. Kalimutan ko ng tawag doon, alam mo yun. Ayun, wala na sila nung sinisilip. Then, kung bakit sila mag-antis, may tinanggal na part yung DSLR sa para maging compact tong, ano, para mas maging magaan tong mga, ano, Canon EOS na mirrorless camera. Kung tatanong nyo kung kamusta yung quality nito, nung mga nakarang araw, nagtry ako ng picture, then nagtry ako ng video, pinapakinggan ko yung built-in sounds niya, okay naman. Pero di ko pa siya talaga napakinggan using headset sa computer. And then niya, yung photos niya, sobrang okay din. Kasi 24 megapixel to. 24 megapixel. And talagang ano, kahit yung mga bukbuk mo, kahit yung mga bukbuk mong ganyan, ano, yung mga ano, tigyatigawat mo, kita rito, talaga ano, so issue, sobrang ano, sharp ng kuha na ito pagdating sa camera photography. And sa video naman, okay na okay kasi meron siyang, and meron siyang 360 ba daw dito, 360 ganun, di ba sa meron siyang tilt, tinitilt yung lens niya. Piniflip yung lens niya. Ayun, na pwede po siyang gamitin parang ano, para nagsiselfie, gano'n. Di wala mo na tawag sa mga gano'n. Basta ito, ano siya, hanggang 180 degree. Alam ko 180 degree daw yung gano'n. 180 degree yung ano niya. Yung, ano niya, ano yung ano niya, yung basta hindi yun, nakalimutan ko yung pangalan, makakalimutin talaga ako. Anyway, yung ano niya, yung mirror ba lagi yun, basta yun, LCD, hindi, basta napahala na kayo, hindi nyo, ano, kung alam ninyo, comment nyo na lang, maalala ko. Then niya, sobrang ano na ito, sobrang ganda na ito, meron siyang 15 to 45 millimeter, which is ganito yan. Kapag mas mababa yung digit ng camera mo, ay camera lens mo, mare mga 11 to 20, 11 to 18, gano'n. Ibig sabihin, yung camera lens mo, mas wide. Mapansin nyo yung mga camera na sobrang haba ng lens na parang ganyan. Eh yun naman yung mga camera na pang zoom lens, parang para ka nang naka-telescope, ayun yung mga camera yun. And yung mga yon ginagamit for photography. Basta yun yun. Kung magte-technical man tayo, sabi ko sa inyo, manood na sa ibang video. Kasi, wala talaga tayo alam dyan. Share lang natin kung ano talaga yung narinig na basa. Then, na ano natin, nalaman natin sa mga pagsisiyasat ko sa mga ganito. Anyway, ayun nga. Sa mga tatanong, kano ko nabili yung camera ng ito? Nabili ko siya na 15,000 pesos. Ayan. 15,000 pesos.
including na lahat ng gamit na pinakita o pati ito mismo camera. Clear siya dun sa online sa marketplace. Nag-search lang ako din na gano'n. Nagtanong-tanong ako ng camera. Ito yung pinaka-nabili kong tingin ko talaga na magpipit dito sa mga gagawin ko sa susunod pang video. Actually, nagpa-plano ako bumili ng 700D, 70D kasi yung mga camera na T-Rebel series is to sobrang mas mabilis talaga yung autofocus pagdating dito. Kung mapansin nyo yung mga vlogger talagang they are using bulk camera kahit na sobrang bigat nun kasi yun talaga it captures everything. Time to time talaga na hindi talaga yung lumalapot. Then conform me din sa settings mo. Pero ito kasi for small YouTuber and for us na talagang ano lang na for us talaga na na-inspired lang doon sa mga matataas na YouTuber. Ito yung pinaka-the best na camera for us to grow up dito sa industry na to. And basta maganda siya. And I recommend this camera para sa mga magsisimula para sa vlogging. Pero you can use your phone naman. Sobrang highly na rin yung mga cameras from mobile phone. Talagang maaasahan na meron na yata ng mga 48 up to 64 megapixel. Tapos meron na rin mga 4K camera video. Yung mga, I think Huawei yung mga ganun. Meron silang 4K camera video which is the best for vlogging na din talaga. And which is, mas magaan yung mobile kaysa dito. At basta, kung anong trip nyong gamitin, as long nagagawa nyo yung content na gusto nyo, as long nakapagbigay kayo ng entertainment sa iba, pwede na approve. Approve na approve yan sa atin. The way, meron tayong na-receive from Shopee. Buksan natin siya ngayon. Ito talaga unboxing na. Kahit walang box. Unplastic naman. Ito. Itong in-order ko ito, ano siya? Para sa computer. Para sa computer naman to. Wow. Ayun, para naman siya sa computer. Sana totoo, no? Yun, no? Thank you sa inyo for this video. And hopefully natuwa kayo and encourage kayo and natuwa kayo. Kasi yun yung purpose ng video natin is to make you happy and mawala yung ano nyo, yung lagi ko nga sinasabi, tawag dito, meron tayong marami tayong problema sa buhay. Yung problema mo marahil di ko alam, pero I know na every one of us may problema kasi lalo na ngayon pandemya, daming problema, lahat ng tao may problema, di ba? Pero itong mga klaseng video na ito, haba man siya or maikli man siya, as long nakita mo yung sarili mo in screen, yan, yung mga peripheral na, alam ba yun? Yung mga peripheral na view kapag nanonood ka sa mobile mo or sa screen mo. Kaya yung seeing yourself na nangangiti while watching, malaking bagay na yun para sa akin. Kasi every vlogger, I know lahat ng vlogger is yung purpose to give us entertainment. And yung panandalian, iiwan nyo yung problema nyo. Panandalian namin, tatanggalin yung mga iniisip nyo yung problema para maging masaya kayo sa loob ng 10 minuto. Ayun yung goal natin. And thank you for this. Lakamay, no? Di, pero yun, gusto ko lagi mag-iwan ng mga ganong quote and quote sa mga videong gagawin ko kasi gusto ko laging lagyan ng sense yung bawat video na ilalabas na. Hindi lang basta, hindi lang lagi tayong ganyan manonood kayo, gano'n. And, yun, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sumuporta. Kasi, you know what guys, monetize na tayo ni YouTube. With nyo yung mga video yung gagawin natin, ibabalik natin sa inyo yung mga tulong na binigay ninyo sa vlog, sa channel nyo. Ayun na yun lang, maraming salamat. Goodbyes. Goodbyes, ayun. Goodbyes lang, ayun. Maraming salamat, magandang buhay. Bye.